Ako, aminin ko, kahit mahirap ako at kahit OFW ako, hindi ko kinakahiya at hindi ko kinakadirihan ang sardinas na ulam. Hi, ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Do chai. Ay, wahalip. Alam mo ba, karamihan na restaurant dito sa Saudi Arabia ay may libreng sweet. O, di ba? Hindi kagaya ng jowa mo, walang ka-sweet-sweet sa'yo. Aruy! At syempre, fast forward natin, dumayo na naman kami. Pero, hindi talaga nawawala ang ulam na sardinas. By the way nga pala, nag-order na naman kami. Syempre, ang shawaya, tsaka paham. At syempre, hahaluan ulit natin ng sardinas in publish. Hindi ba talaga ako nahiya? No, bakit ako nahiya? Masaya ako at proud ako at ipagsisigawan ko na kaya kong ulamin ang sardinas saan man sulok ng mundo. Bakit? Kasi dyan ako lumaki at dyan kami nabuhay. Masarap daw pagpigaan ng kalamansi. Kaso pinipigaan ko talaga yung aking pagkain ng lemon at syempre may dahos. Ano ka ba yung tinatawag nilang dahos dito? Yun po yung sabaw ng kamatis. Sarap yan, lalong-lalo na kung ihahalo mo sa kanilang bukhari. Bakit nadidilaw yung mga pagkain o kanin nila dito? Hindi ko rin alam, pero pag tinikman mo talaga ang lasa, lalong-lalo na pag nilagyan mo ng sabaw ng sardinas. Alam mo ba na hindi ako nahihiya at hindi ko ikakahiya at hindi ako nadidiri sa sardinas? Kaya kong kainin kahit pinagtititigan pa ako ng ibang lahi sa harapan or kahit kanino. Kasi ako, aminin ko, masaya ako na lumaki ako sa sardinas. Naalala ko pa kasi nung bata pa ako, sardinas lang inuulam namin pero napaka-special na. Minsan pa nga, inuutang pa namin yan. Minsan pa, dyan pa kami nasisigawan. Bakit? Kasi sa sardinas, dyan kami namuhay at lumaki magkakapatid. O, sabihin nyo na naman, bakit ganon? Palagi na lang, kinakain mo manok. Oo, kinakain ko manok kasi nga, pag pumasok ka naman dyan at hindi ka bibili, papaalisin ka rin nila. Bakit? Kasi nga, marami rin silang customer. Kaya bumili po kami ng kanin tsaka manok at syempre, uulamin natin in publish din ang sardinas. Bakit ko nga ba inuulam in publish ang sardinas? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, gusto kong ipakita sa mga kababayan natin at sa mga kapwa ko OFW na dapat huwag natin kinakahiya at hindi dapat natin kinakadirihan kung ano yung pagkain na ating pinanggalingan. Kasi sa buhay, alam nyo, wala nang laro-laro. Literal na focus na tayo sa buhay dahil hindi na tayo pabata. Unang-una, oo, hindi nyo papansin, maraming mga kababayan natin na nasasaktan o nadidismaya dahil sa nangyayari sa social media, dahil sa pangliliit nila sa mga pagkain ng Pilipino. Ako, hindi ako toxic na tao. Gumagawa lang ako ng content para ipakita, syempre, kung may mga taong galit o nadidiri sa sardinas, may mga tao pa ring naniniwala na masaya sila sa pamumuhay at kumakain ng sardinas. Hindi nyo ba naalala? Panahon ng pandemic, yan yung lagi nilang binibigay. Diba? O, sino mga natutulungan? Bakit? Ano? Yung mga mahihirap na kagaya namin, laging nakakatanggap ng ayuda like sardinas, like noodles. Kaya ako, aminin ko, kahit isa akong abroad, every time na nakakausap ko pamilya ko, sinasabi nila nakakatanggap sila ng sardinas. O, imagine nyo yun. Sardinas lang yan, pero napakasaya na. Pero yung iba, kinadidirihan nila. Kaya gusto ko lang ipakita sa aking content na dapat
kung ano yung pinanggalingan natin at kung ano yung inuulam natin, ay dapat maging masaya tayo at huwag nating i-discriminate at huwag nating gayahin yung ibang tao na nadidiri at gumagawa lang ng content para pagtawanan yung mga pagkain natin na dapat nirerespeto. By the way, naubos na yung sabaw at naubos na rin yung sardinas. Kaya ganito talaga ginagawa ko. Yes, tama po kayo. Since bata talaga ako, sinasabi sa akin before na mga kaklasiko, lalong-lalo na kung binabaon ko yan sa school, ala, grabe ka. Pag nilagyan mo daw ng kanin, yung lata or sa loob ng lata, ay magkakalason ka o malalason ka. Ako, hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi doon mo talaga malalasap yung tunay na sarap. Bakit? Kasi yung sabaw na natira doon, talagang malasang malasa. Isa ka rin ba na sumubok o naranasan mag-ulam ng sardinas tapos pag nabibitin ka sa sabaw or what, ay yung lata ay nilalagyan mo ng kanin para makuha mo yung sabaw sa loob. At syempre, dahil nauhaw na tayo, kaya nag-order kami ng dalawang tubig. By the way nga pala, ang kasama ko ulit ay si Marlon. Tama po kayo. Siya na lang kasi lagi yung nakakasama kong Pilipino dito sa aming company. Bakit? Kasi yung iba kasi nag-exit na, kaya ilan-ilan na lang nga kami. Maraming nagsasabi sa akin, bakit daw vlog ako ng vlog na walang katuturan? Ako, naniniwala ako. Kahit di ka sigurado, subukan mo. Mahirap mabuhay ng puno ng regrets. And what if, pag di nag-work, at least alam mong ginawa mo ang best mo. Kaysa pagdating ng panahon, yung mahirap ka na nga, sabay hinayaan mo yung buhay mo na mamatay ka ring mahirap. Ako, aminin ko, masaya ako sa ginagawa ko, masaya ako sa pagbablog ko. May manood man o wala, okay lang. As long as nandyan yung mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin. Aminin ko dati, gumagastos ako para may manood. Pero ngayon na-realize ko, kung sino na lang yung nandyan, doon na lang. At syempre, ito nga po pala yung faham. Iba po yung faham at saka shawaya. Famous o sikat pala to na pagkain dito sa Saudi Arabia. At syempre, bumili rin kami ng chai halip. Opo, chai halip po ang binili po namin na inumin. At syempre, tapos na rin po ang aming pagkain. Kaya maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. Paalam po!